New type is yun, nakataas na building yun. Dito may makita kayo mga parang swimming tubig. Yan guys, yung building ng new type is before. Tara guys, pasok tayo dito sa loob guys. Ito na yung new IP City Hall. Yan guys, yes, finally. One hour later. Dito na ako sa my Ban Chao station. So hanapin ko ngayon yung new Taipei City Hall nila. So guys, samahan niyo po ako. Guys, yung may nakita po kayong signage na exit S. So doon po tayo. Doon po ako aakyat. Dito guys. Maglalakad lang. So walang katao-tao. Yan. Street lang. So ito pag so nandito na ako. Okay, nandito na ako sa loob. So dito mag ano muna ako, magsaswapa. Kunin ko lang. Magswaka lang ako guys. So dito hahanapin natin yung so, new Taipei City Hall, yun dito. So, yung nakita nyo, new Taipei City Hall, yan. So guys, so lalakarin ko lang papuntang doon. So, new Taipei City Hall, yun guys. Medyo konti lang yung tao. So pagkatapos dito, iko kayo pa right. Yan. No Taipei City Hall. So street lang. Streetin lang natin. So pupunta pa ako doon sa ano, sa may labor insurance para sa mga gustong mag ano, mag-apply for retirement. Kung 12 years na kayo dito sa Taiwan, 3 years, 6 years, or 9 years, so kung uwi na kayo ng Pinas, so mag-file kayo ng retirement nyo para pag 65 years old na kayo, may makukuha kayo. So guys, yun. Yun siya. So paakyat yung araw. Susundan lang. Dito. Yung new Taipei City Hall. So street na naman tayo. Medyo malayo lang din. Yan guys, yung araw ng new Taipei City Hall. Akyat pa. So dito yan oh. Medyo malayo.
So sa taas pa siya guys, yung new Taipei. So hanap tayo ng escalator papunta. Ito, titignan natin yung daanan. So guys, pag street nyo, yun may New Taipei City Hall o diyan, yung may 12. Diyan tayo, diyan ako dadaan. So dito. Dito na side. So dito, maglalakad na lang ako dito sa may ano. So akyat dito. Dito para palabas. So akyatin lang para sa mag-exit tayo. Dito na side. Nakakapagod. Sinilakad ko lang. Hindi ako sumakay ng elevator. Nyo dito guys, may makita kayong Family Mart. So ano kayo sa may right side. So street lang po yung may right side, street lang. So nakita nyo yung mataas na building na yon, yan na po yung new Taipei City Hall. So street lang natin guys, lakad yan. Karin lang natin. Street lang. So nandito na tayo sa my new Taipei City Hall. Yan. Yan guys, makita nyo. New Taipei City Hall. Yun, taas na building. Yun. Ito may makita kayo mga parang swimming tubig. Yan guys. Yun yung kaharap ng New City Hall nila. So ito yung building ng New Taipei City Hall. Tara guys, pasok tayo dito sa loob. So guys, ito na yung New City Hall. Yan guys. Yes, finally. Nandito na ako. So, pupunta na ako ngayon sa my labor insurance. So guys, nandito na ako sa loob ng City Hall nila. So yan. Dito. Pagod ako. Mukhang palip yata. Dito. So, pag dito na sa loob guys. So dito makikita. Yan. Labor Affairs Department. So dito, street lang para tayo. Street lang. Dito. Street lang natin. Yan. Dito na first time ko ako lang mag-isa. Hindi ko alam. So ito na po yung ano nila, magpa-ano tayo sa may labor. So nandito yung mga services nila, kung ano yung oras. Yan. Yan, may naka-English service center, office hours. Yan. Yan, kung gusto nyo pumunta dito sa New Taipei City Hall sa labor insurance for retirement. So dito po. So try natin pumasok sa loob kung okay ba yung may camera. Yan. Hanapin natin yung Pinoy in charge dito. At least man lang pag may itatanong tayo, syempre masagot. May itatanong tayo, syempre maintindihan din natin kasi Pilipino. Pag check ko kasi ang hirap. Yan guys. Dito, yun ha. So, yung
labor. So magtatanong ako dito sa Pinoy guys. So wait lang guys, hahanapin ko lang yung Pinoy guys dito para mas maintindihan ko kung may mga tanong ako guys. So yun. So guys, ito po yung opisina guys, naka-table ni ma'am. May Vietnam, so may bit ng Pilipino at saka Indonesian guys dyan. Habang naghintay ako sa number guys, so video muna ako dito sa loob ng office guys, yun, so may libon. Buti na lang nandun na si ma'am, hintay na lang ako sa number ko natawagin. So buti may Pilipino ko dito, mag-a-assist ko. So kung gusto niyo pumunta dito sa my new city, Taipei City Hall, at mag-file kayo ng retirement niyo sa uwi ng Pinas, so kung nag 12 years na kayo dito, 3 years, 6 years, or 9 years, pwede kayo mag-file dito sa Libo Insurance niyo para may makukuha kayo. Pag 65 years old na kayo, so makapag-apply na kayo dito ng retirement niyo. So guys, hintayin ko na lang yung number ko na tatawagin. Sige guys, bye-bye. A few minutes later. Yeah. 5 years and 344 days, so almost 6 years. So yung estimate computation mo is average salary times 6 years. So ito ang makukuha mo pag 65 na. So pag 65 na, saka mo pwede i-apply. Apply? Nasabi na ito na, kung nasaan ka, paano mo i-apply? Opo. Print out mo na yung application form dito sa website ng Taiwan Labor Insurance. And then, i-fill upon mo siya. Opo. After that, ipadala mo dito by air mail sa Taiwan for processing. Pero i-attach mo siya ng ARC0. Yung last na ginamit mo sa Taiwan front and back page. Tapos, by that time, 65 years old na passport, dapat updated yan. So, yung passport ma'am, ito siya na... Yung by 65 dapat... By 65. Update siya. Kaya opo. Dapat, valid. Opo. Passbook ng bangko, hindi pa passbook pera, kaya dapat mag-provide ka ng bank details. Okay? So, i-serox mo rin yung passbook na may bank account number, bank name, branch ng bangko. So, pag natanggap nila ito, sa application form mo, meron siyang 1 month processing. Okay? Apo. Okay, nagka, diretso na siya sa bangko mo, bank-to-bank. No beneficiary, not transferable. So, ma'am, halimbawa itong mga requirements na to, so saan po ba pwede ihulog to sa ano po pa ba sa post office yung ano? Oo, i-fill up on mo siya ito. Print out form and then fill it up. Attach the ARC passport, pangbo, ito yun, 1, 2, 3. Apo. Ngayon, i-postal mail mo dito sa Taiwan. Address ng Taiwan, Labor Insurance, nandito siya sa website. Kasi ang English form siya. English. English form. Dito pa pumasok dito sa website. Makikita mo yung old age benefit. Ito nga, yung old age benefit. Itong po. Sa baba nito may address. Opo. That is the Labor Insurance main office. Diyan, ipapadala yung application. Tapos, kasi every year nag-update siya. Kaya, by 65 ka na, hindi na siya application. Sana umabot ako ng 65. Abot din. Kaya hindi, nabot din. Oo. Pag 65, pwede mo na siya i-apply. Subuti, hindi na lang pumunta dito, mamay hulog na lang sa bangko yung halimbawa yung ako mismo ba, halimbawa 65 years old, hindi na. Diretso na sa bangko ihulog yung pera. Or yung record mo sa Pinas na dito. Opo. Yung ARC ng pangalan mo, tapos yung passport name mo, saka yung bangko, dapat iisa. And then, mag-check na sila international sa PSA, yung record mo doon. Make sure na open details mo bago i-approve. Buti na lang na hindi na kami pumunta pag 65, ubod-ubod na yun. Ang hirap na pagkatapos cost of ano naman pera. Yes, oo.
kaya basta ano na lang, padala na lang. Padala na lang. Pero meron din si Munda dito last year, 68 years old siya, in-apply niya. Ay, dito in-apply niya. Halimbawa, ma'am, yung halimbawa may mga kakilala ako na hindi nakapag-apply, mayroon pa ba online or ano yung... Hindi nakapag-apply. Hindi nila na-check. O yung halimbawa na umuwi sila ng Pinas, hindi nila pala alam na may pwede mag... Ano? Ganun na lang. Diretso na sila mag-apply. Pag 65 na sila. Ah, 65? Kaya ang attachment is all the ARC, all the passport. Kasi hindi natin alam mo saan nakalagay yung record niya. Ah. I-attach niya lahat ng zero. Ang ganun. Pwede rin. Pwede. Mag-apply na lang siya. Kung may friend siya dito, ibigay niya sa kanya yung original ARC and passport, lahat ng ginamit sa Taiwan. Check niya sa kanya, may authorization. Hindi, authorization kami yung sulat. Oo. Basta yun, may tatak lang. Tatak. Yung pangalan niya. Kasi dati yung kunti lang nakakaalam nito eh. Yung... Kaya sabi ng mga kasama ko, pag OE daw ko ng Pinas, mag-ano daw ako nito, mag-apply. Saan ka? Anong district? Asan dito po? Sa ano ko? Sa Mosinjo po, sa May Shen po. Marami pa ba yan doon? Pilipino? Opo, ang dami namin isang... Sa PTI kasi kami nagtatrabaho. So, sa isang dorm, ang dami namin... Dahil sa kasama mo? Oo, sa kasama ko. Pagkatapos, ang iba din yun sa may nagbablog. Oo. So, naka-check na sila? Ma'am? Yung mga kasama mo na na-check na nila, di ba? Hindi po. Bago umuwi? Oo, kasi siguro sasabihin ko na lang sa kanila kasi magpa-quarantine pa naman kami ng 14 days doon sa ibang dorm. Oo, 14 days. Quarantine. Maraming tao. Oo. Ano pangalan niyo po, ma'am? Betty. Ay, si Ma'am Betty. Betty. Ah, Betty Chin. Okay. Maraming tao, minsan, ma-accommodate lahat. Opo. Katulad mo, isa ka lang, isa ako, dalawa ganun. Para mas mabilis ito. Sabi ko, kanina, sabi ko, sige, pupunta na lang ako sa ano talaga. Sa... Oo. Kasi may nakita ako sa ibang nagba-vlog, yung sa may Senchu, sa may ano, walang mang ano, nahirapan sila kasi walang ano, Pilipino na ano, in charge. Oo. Oo. Kasi ito lang, ma'am. Oo, sayo. Sige po, ma'am. Salamat, ma'am. Oo. So guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. So please don't forget to subscribe. Click and share, also comment, and also click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. So guys, kung gusto nyo mag-file dito or magpa-compute ng ano, ng tawag na ito, yung labor insurance retirement nyo, kung naka 12 years na kayo, naka 6 years or 3 years, 9 years, so pwede kayong mag-apply dito. Magpa-compute kayo, hanapin nyo lang po si Ma'am Betty Chin. So sad to see po, hindi po siya pwede sa mga caretaker or domestic helper po. So daghang salamat. Bye-bye.